Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang impormasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, ako po ay humihiling ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Estela ninyo at pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod, updated po kayong lahat sa mga bago kong mga ibabahagi sa inyong lahat. Maraming salamat po. So guys, ang ating topic ngayon ay tungkol naman ito sa mga posisyon na nakakabaliw sa mga kababaihan. So yan po yung pag-uusapan natin, ano? So guys, kapag nakipagsiping kayo sa mahal ninyo sa buhay, normal lang na gusto niyong sumubok ng iba't ibang anggulo para naman magkaroon ng spices sa inyong sex life na tinatawag, no? So sa bidyong ito, isishare ko po sa inyo ang limang anggulo sa giyera na gustong-gusto ng mga kababaihan. At sa anggulo na ibibigay ko sa inyo ay mas madali sa kababaihan ang makaraos. So kaya narito ang limang mga anggulo. Pero paalala lang po guys, ang mga ibang mga salita dito ay binabago ko kasi yung mga sensitibong mga salita ay talaga pong binabawal po dito sa YouTube. Kaya minsan ginagawan ko ng ibang salita. No? Sana kayo na lang ang umintindi. So, narito ang mga anggulo na pwedeng mabaliw ang mga kababaihan. Pero hindi po yung mabaliw na masiraan ang ulo, guys. So, ibig sabihin, talagang masisiyahan talaga sila, ang ibig sabihin, ano? So, yung number one, kainin ang kanyang bulaklak o tahong. Ito ang pinakagusto ng kababaihan na gawin ng mga lalaki sa kanila dahil isa ito sa parte ng katawan ng babae na pinakasensitibong lugar. Dito pa lang, pwede na po siyang makatapos. So, wag po natin yang anuhin, alisin sa mga position na yun, no? Yung tinatawag na tawag dito, oral sex na tinatawag. So, yan po yung number one natin na kainin natin ang tahong ng ating mahal sa buhay. So, yan po yung number one. At ang number two naman, ang lalaki ang nasa ibabaw o tinatawag na missionary, no? So, ang anggulo na ito ay napakasimple. Ngunit para sa mga kababaihan, napakahalaga ang anggulo na ito dahil pwede kayong mag eye-to-eye contact, kissing, pwede kayong mag tawag dito, yung mukha sa mukha, face-to-face, at lalong-lalo na magkadikit ang inyong katawan. So, napakahalaga po ang intimacy sa nagmamahalan sa posisyon na ito na ang lalaki ang nasa ibabaw. Napakasimple ito at talagang mulat sa pulpa ang posisyon na ito na hindi talaga mawawala dahil ito po ay kumbaga kultura na na talagang nasa ibabaw yung lalaki. Pero napakahalaga po ito sa isang babae. Yun na nga sinabi ko na pwede kayong mag eye to eye contact, face to face, at ang inyong katawan ay talagang magkadikit. So, gustong-gusto yan ng kababaihan. At ang number three naman, ang babae naman, baliktad naman ito, ang babae ang nasa ibabaw ng lalaki. So, guys, ito, gustong-gusto rin ito ng mga kababaihan. Yung tinatawag na woman on top, no? Dahil siya ang kumukontrol sa lahat ng kanyang galaw hanggang siya ay puputok, no, o makarating sa rurok. Kaya gustong-gusto ito ng babae dahil alam niya kung paano ang gagawin niya, paano niya tatamaan ang kanyang tinatawag na G-spot o yung isang A-spot na hanggang kailalim-laliman ay marating niya at siya yung kumukontrol. Kaya alam niya rin kung masasaktan siya o hindi. Kaya isa po ito sa pinaka gusto ng mga karamihan sa mga kababaihan. Kasama na po ako doon. So, yan po yung number three. At ang number four naman ay yung patuwad o yung anggulo ng aso. No? Anggulo ng aso. Dahil sa lalim na maabot ni Manoy, tiyak masisiyahan ang babae
dahil abot na abot ang tinatawag na A spot. Alam nyo guys, dalawa po ang spot na sensitibo sa babae. Ang number one is yung tinatawag na G spot. At yung pangalawa naman ay yung A spot naman ang tinatawag. Ito namang G spot ay makikita ito sa bukana ng ari ng babae, sa likod ng tinggil. At ang A spot naman ay nandoon ito sa pinakailalim na halos doon sa may cervix, sa may matres banda, no? Kaya kapag isinagad nyo ng todo ang inyong manoy, maaabot po yung A spot na yon. At doon ay pwedeng makaraos ang isang babae. So yan po yung number 4 na patuwad. At ito naman talagang gustong-gusto rin ng mga kalalakihan. At pareho talaga kayong masisiyahan talaga dito. Dahil tawag dito, yun na nga, malalim ang mararating ni Manoy. At gustong-gusto yan ng babae, no? So, at ang panglas naman natin is yung tinatawag na baliktaran o yung 6-9 na tinatawag. No, marami ding babae ang gustong itry ang ganitong angulo dahil napaka-unique. No, napaka-unique nga naman ito, no. Kaso lang kasi nahihiya kaming mga babae na sasabihin ang ganitong angulo. Kasi nga naman napaka anong tawag dito, yung naiiba siya, 'di ba guys, no? Hindi naman kasi yan talaga mulat sa pool meron na itong ganitong angulo, kaya minsan naiilang pa rin ang ibang mga kababaihan habang ginagawa po ang ganitong angulo. Kaya kapag halimbawang meron kayong mahal sa buhay na Catholic, pwede nyo na lang sabihin sa kanila, humingi po kayo ng na pwede bang gawin natin ito, dahil alam ko nahihiya lang din ang ibang babae, pero gustong-gusto din itong yung itry ng isang babae, kasi nga sinabi ko na kanina napaka-unique po nito. At gustong-gusto rin ng mga ibang babae na yung iba't ibang naman ang maano nila. Matitikman nilang mga angulo, hindi na lang yung pabalik-balik na lang na parati na lang na yung mga anong tawag dito, yung popular na mga familiar na mga angulo na lang ang parating pabalik-balik. Kaya ito, at alam nyo guys, meron pang bago yung tinatawag na 88. Kaya sa susunod, gagawan ko po ng video yung position ng 88, no? Hahanapan ko yan ng kasi meron akong nabasahan ng position na 88 naman. So, ayan guys! Sana nagustuhan nyo ang isang vlog na naman ni Ate Stella ninyo. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming salamat!